tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating patuloy na pagdiriwang ngayon ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, siya ay ang ating mga selebrasyon ay paghahanda sa kanyang pagbalik sa Ama. Pero paalala sa atin, pangako ng Diyos sa atin, nang hindi niya tayo iiwan, ipagkakalob sa atin ang Espiritu Santo. Hingin natin ang mga biyaya ng Espiritu Santo sa misang ito, sa ating pagsisisi ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mo kaming maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita, kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang sa masayang sa pagkabuhay niyang aming ngayong sinasamba. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap
ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong din pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy iniuutos niya na magsisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungang niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan ukol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwin na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking nagmumula ang ipinahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang pinahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Kung napapansin po natin ang mga pagbasa at lalo-lalo sa ating mga Ebanghelyo ngayon, ay ipinaghahandaan na ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanyang paglisan. Alam na ng ni Jesus na siya ay babalik sa Ama. Alam na ni Jesus na siya ay pupunta na sa langit. At ito makita natin kung paano nagpapaalam si Jesus, siya rin ay naghahabilin. Natural naman sa atin kapag may umaalis, may mga habilin. Lalo-lalo na pagka matagal ang pag-alis. Ganun din naman pagka alam natin tayo ay tatawagan ni Lord. Ano ibig sabihin? Kapag tayo ay mamamatay na, binibigay natin yung mga habilin, yung mga magulang na may sakit, na alam niya na, na nalapit na ang hantungan ng kanyang buhay, naghahabilin sa kanyang mga anak. At ganoon din naman, kung sino man alis, laging may habilin, laging may pinaalala, laging may inuutos para sa kanyang pag-alis, magiging maayos na ang lahat. Ganoon din naman ang nangyayari sa ating mga pagbasa ngayon. Si Jesus, paakyat na sa langit, kaya nga siya ay naghahabilin. At maraming habilin si Jesus sa kanyang mga alagad. Narinig natin mga nakaraang linggo kung paano niya sinasabi sa kanyang mga alagad, magmahalang kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Maghintay kayo sa pagpanaog ng Espiritu Santo. Kayo ay mga sabi natin, mangaral, magbinyag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito lang yung iilang mga habilin ng ating Panginoon. Sa kanyang paghahabilin, dapat ito ay sinusunod. Sa ating Ebanghelyo natin, makita natin kung paano pinapaalala na lahat ng kanyang mga mensahe nagmumula sa Ama. Lahat ng kanyang ginagawa ay katuparan lang na kagustuhan ng Ama. At dito sa atin papanaog ang Espiritu ng Katotohanan. At dito atin makikita bilang mga Kristiyano, yung mga habilin sa mga alagad ni Kristo ay habilin din sa atin. Na tayo bilang mga alagad ni Jesus, ipakita natin ang pagmamahal sa bawat isa. Tayo bilang tinawag ni Jesus, tayo ay hinahabilan na tanggapin ang regalo ng Espiritu Santo. Tayo bilang mga alagad ni Jesus, tayo ay dapat mangaral din ng mabuting balita sa bawat isa. Kaya nga yung habilin ni Jesus, hindi lang sa kanya mga alagad. Ito rin yung habilin para sa ating lahat na naiwan dito. At sabi nga niya, kung magmamahalan tayo sa isa't isa, ito ay sapat na. Patuloy natin tupdin ang mga habilin ni Jesus. Patuloy tayong maghanda sa pagpanaog ng Espiritu Santo para tayo ay maging tunay na mga alagad niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkos ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu, sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Sa bawat panalangin ng Ayatugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon.
Ang simbahan naway maging masigasig sa paghatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin mo kami sa iyong espiritu ng katotohanan, Panginoon. O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway makatit ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin mo kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagturusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ipahayag sa amin ng banal na espiritu ang mga katotohanan ng inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahay na Mesiyas, ama among tupang tuubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain niya sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring luk naghahandog
Siya pa rin ang tupang handog na iyong binukod. Kaya kaysa ng mga angeling sisiawit na mapuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago na iya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya inabot sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sama sa ating pagbunyi ang mistero ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kahit nalang namin sa iyong tinapay, nangibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kamarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong isimbahang lagam sa bundigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang kaparean. Lalaan mo rin ang aming mga kapatid na himalay pag-asang siling muling buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kayo patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, nang kami ang puso niya sa Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa iyong kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay manawagan sa ating Amang nasa langit sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa salayan tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ayon pinabigyan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ngayon panapalta pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama yung Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigay ang pag-angad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon,
ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Paman, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Di na mag-iisa mga ngamba, mangungulila, kayo'y aking inango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kung aking sinugo huwag masipayo at huwag susuko, kayo'y pangungunahan pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong
dapat at tunay kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin tayo. Ama namin pagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makakbang mula sa dati namin pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo at hingin ang pagkapala ng Diyos. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang mali ng pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo, kailingan na iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makanta nawa nila yung katugunan tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan po, din po ninyo ang daladala ng mga imahe at dasalan sa pamagitan ng bendisyong ito na way maalala nila ang pangako nila nung sa binyaga ikan na ibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.